Noong isang buwan ay nabigo si the Filipino Flash na pabagsakin ang Japanese monster na si Naoya Inoue. At ngayon, isa na namang Pinoy ang nagbabalak na banggain ang naturingang most dangerous man in Japan. For next, come on to Inoue, come on, give me. Kilala bilang isang boksingero na hindi natatakot ipakita ang kanyang emosyon sa laban. Maaaring tawagin siyang maangas ng iba, pero hindi natin maipagkakaila na isa siyang mahusay na manlalaro. Sa video na ito ay ating babalikan ang mga kapanapanabik niyang laban kung saan nanaig ang angas ng Quadro Alas ng Ormoc Leyte. Walang iba kundi si John Riel Casimero. Kung bago ka pa lang sa channel na ito ay huwag kalimutang ipindutin ang like, subscribe, at notification bell button para palagi kang updated sa mga videos tulad nito. Taong 2012 nang maging matunog ang pangalan ni Casimero. Nang labanan niya ang Argentinian boxing legend si Luis Lazarte. Sa laban nga ay pinakita agad ni Lazarte ang kanyang maduming laro at walang habas na panggugulang sa mas batang katunggali. Hindi naman ito inatrasan ni Casimero at bagamat nasa teritoryo ng kalaban ay nagawa din itong gantihan ang mga hindi tamang pananakit ng kanyang kalaban. Dumating pa sa punto na pinagbantaan ni Lazarte ang referee nang bawasan siya ng 1 puntos dahil sa pandaraya. Ilang beses tumumba si Lazarte. Halos wala nang magawa ito kundi hilahin din pababa si Casimero. Pagdating nga ng 10th round ay itinigil na ang laban. At matapos nito ay sumitlab ang isang hindi inaasahang pangyayari. Nagkaroon ng riot kung saan sinugod ng mga manonood at kampo ni Lazarte ang ating pambato. Natigil lamang ang kaguluhan na makapagtago ang kampo ni Casimero sa ilalim ng ring. Nagtuloy-tuloy ang magandang laro ni Casimero. 5 sunod na panalo ang kanyang naitala para depensa ng IBF Interim Junior Flyweight title. Di kalaunan ay nagpasya siya na sungkitin ang isang major world title mula sa isang Thai boxer na si Amnat Ruenrueng. Hindi ordinaryong boxer itong si Amnat dahil siya ay may kakaibang istorya. Siya ay isang bilanggo na nasentensyahan ng 15 taon sa kulungan dahil sa armed robbery at pagdodroga. Ngunit dahil nga sa prison system sa Thailand kung saan maaari kang makalaya kung ikaw ay magiging mahusay at mananalo sa mga boxing match sa loob ng bilangguan ay nabigyan ng 2nd pagkakataon si Amnat para magbagong buhay. Ganyan nga ang nangyari sa kanya bago siya naging isang world champion. Hindi naging madali ang laban para kay Casimero. Dahil din sa mga panggugulang at pandaraya ni Amnat sa ibabaw ng ring. Sa laban nga na yon ay nabigo si Casimero na maaagaw ang korona. Pero ito ay naging isang matinding karanasan sa kanya para lalo niyang paghusayan ang kanyang pakikipaglaban. At nang sila nga ay magtapat muli, ibang John Riel na ang kinaharap ng Thai boxer. Ito nga ay ang paghihiganti ng isang mandarigmang Pinoy. Hindi na pinaporma ni John Riel si Amnat. Kitang-kita ang galit at inis sa kilos ni Casimero dahil sa mga pandaraya nito.
At pagdating nga ng ika-apat na round, ay pinaulanan na ni John Riel ang kanyang kalaban. Isang solid na body shot ang tinanggap ni Amnat, dahilan upang hindi na niya maipagpatuloy ang laban. At itinanghal si John Riel bilang isang bagong Pinoy World Champion. 3 taon na nga ang nakalipas nang unang depensahan ni Casimero ang kanyang titulo mula sa isang English boxer na si Charlie Edwards. Tiwala siya na kaya niyang paipagsabayan sa lakas ng Pinoy champion. Pero hindi niya nasabayan ang diskarte ng isang veteranong Pinoy fighter. Halos kontrolado ni Casimero ang buong laban. Sa ika-apat na round nga ay isang magandang uppercut ang kanyang binitawan, dahilan para manghina ang tuhod ni Edwards. Pero agad namang nakabawi si Edwards sa 5th round dahil sa tinamong cut ni Casimero sa kanyang kanang mata. Muli, magagandang kombinasyon sa katawan ang mga binitawan ng defending champion. At pagdating nga ng 10th round, ay isang solid left hook ang tumama sa briton. Nagawang makatayo ni Edwards, pero di kalaunan ay tinigil na ng referee ang laban. Nakaranas man ng pagkatalo kontra sa kapwa Pinoy si Casimero, ay patuloy na nanalasa ang kanyang lakas sa naturang dibisyon. Sa unang laban nga niya sa taong 2019, ay ipinamalas niya agad ang kanyang talento kontra sa Japanese lang si Casimero sa hanay ni Manny Pacquiao, Nonito Donaire Jr. at Donnie Ahas Nietes, dahil siya nga
ang ika-apat na Pilipino na naging kampiyon sa tatlong iba't ibang divisyon sa boxing, nang tapusin niya ang South African champion sa loob lamang ng tatlong rounds at maagaw ang WBO bantamweight title. Sa umpisa nga ng laban ay tila hirap kumonekta ang Pinoy boxer dahil na din sa haba at tangkad ng kanyang katunggali. Pero nang makatiempo ng isang magandang pagkakataon ay hindi niya ito pinalampas. At dalawang sunod na suntok sa kanang sintido ang kanyang binitawan. Nagawa mang makatayo ng kampiyon ay tila wala pa rin ito sa sarili. At dahil nga dito ay hindi na nagdalawang isip si John Riel na paunalan ng suntok ang South African. Can Casimero take him out here? It happened so quickly. Referee asking, is he okay? Casimero. Hanggang magpasya na nga ang referee na isalba na lang ang kampiyon. The title changes hands in sensational fashion. Zalani Tete stopped. At ngayon ay hinamo naman niya si Naoya Inoue para sa unification ng bantamweight titles. Nagtagumpay nga ang Japanese fighter kontra sa isang future Hall of Fame boxer na si Nonito Donaire. Pero magagawa kaya niyang makalusot muli sa isa na namang Pinoy sa ngalan ni John Riel Casimero.